Jack Panalo, yan ang tatayan ko. Ay, kung nakakaaliw pala yes, to, sana naman mabakot yung lagay mo na hashtag, hashtag ah, oo. Makat, ano ba yan? Instagram. Instagram? Eh, nung pa sinabi sa'yo yun, hindi mo ako pinapansin eh. Pero Nay, nasabi ko na sa'yo na. Ako din po, Nay. Talaga? Ano sabi ko? Wala ako eh. Ay, sorry na. O, basta, follow niyo ako. Eh, paano naman po kami, Nay? Eh, siyempre kayo rin. Eh, si ate baby niyo nga, pinalo ko eh. Buti pa nga kayo, mami. Pinapalo niyo ako eh. Itong sila Robert tsaka si Maya, hindi ako pinapalo. Ah, gusto mo ba yun? Ah, siyempre. Eh, ba't mo ako pinal? Ah, sige na nga. Gets ko na. Okay, kamusta si John Rick? Ito, nagda-diarrhea pa rin. Nakakatatlong palit na nga ako ng diet mo eh. Ba, pangatlong araw niya na yan ah. Oo nga eh, nag-aalala na nga ako eh. Di ba normal lang yon? Ako, minsan, limang araw nagda-diarrhea eh. Iba yung nagda-diarrhea sa taong sirain ang John. Sa normal na tao, hindi maganda yun. Talaga? Eh, mabuti pa. Dali na sa hospital si Panis. Talaga? Ang sabi mo? Ang sabi ko, dali na sa hospital, baka may nakaing Panis. Panis? Ha? Eh, sa akin galing yung gatas dyan! Lumayo-layo ka nga. Sigurahan kita eh. Shhh! Luka! Nay! Hmm. Alis po muna ako. Saan punta mo? Kina Erica. Daan ko naman sa mall, oh. May papabili lang ako. Eh, hindi ako sigurado kung makadaan ako eh. Yun nga eh, kung makadaan ka lang. Eh, may papabili nyo. Ah, ganito na lang. Isulat nyo ako, i-text nyo na lang ako. Ah, hindi na. O? Ipopost ko na lang sa Instagram. Itatag kita. Sige po. Gusto na po ako. Alam niyo na ho ba kung anong sakit ng baby namin? Sa ngayon, hindi pa natin ma-determine kung ano talaga, no? Pero kailangan nating i-culture ang blood samples niya para malaman din natin kung sakaling may growth man ng bacteria. Pwede na ho ba kaming umuwi? Naku, eh, 3 days na po na nagdadiarrhea yung baby ninyo. Kailangan po natin siyang i-monitor. Baby monitor? Meron mo kami sa bahay nun, Dok. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ni Dok, eh, kailangan nilang obserbahan si John Rick. So, kailangan siyang i-confine. Confine? Eh, confine naman pala si John Rick. Bakit pa obserbahan? Hindi ka na nakakatulong. Eh, bakit ba sinasabi? Dok, sige ho, gawin ho natin kung anong kailangan natin gawin. Sige, paki-fill upan nyo na lang muna to, no? Tapos babalikan na lang namin kayo. Salamat po, Dok. Bakit? Eh, kawawa naman si John Rick eh. Sala ako na lang nagkasakit. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag ka mag-alala, magagaling yung mga doktor dito. Oo nga, pero di ba mahal dito? Eh, kaysa dalhin naman natin si baby sa iba, eh, mas okay na dito, at least sigurado. Kaso lang, hindi naman natin alam kung hanggang kailan siya mako-confine. E paano kung hindi na talaga kayanin ang budget natin? Be, huwag mo na isipin yung gastos, ha? Ang mahalaga, gumaling si John Rick. Okay? Hoy, Chito! Hmm? Ano, nabili mo ba yung pinapabili ko? Ay! Hindi na eh. Bakit hindi? Hindi ba nagpunta ka sa mall? Oo, pero nakalimutan ko. Sorry. Teka, paano yung nalaman nagpunta ako sa mall? Nakita ko sa Instagram. Instagram? Hindi mo ako nagpo-post ah. Oh, hindi nga. Pina-follow ko si Erica. Nakita ko yung post niya. Mabuti na padaan ka. May bibenta sana ako sa iyo eh. Ha? Oo. May binibenta ka, may bebenta rin ako eh. What do you mean?
Eh, kaya ako pumunta dito dahil may ibebenta ako sa'yo. Ganon? Ano yan? Oo. Oh, ito. Yeah. Mm. Eh, ganyan-ganyan ibebenta ko sa'yo. Tignan mo. Oh? Oh. Eh, ba't ko binibenta yan? Sa'yo ba yan? Hindi. Sa kaibigan ko. Eh, mahilig sa sugal eh. Parating talo. Kaya binibenta niya mga gamit niya. Yan. Ito na, napanalunan ko to sa raffle. Eh, hindi ko naman ginagamit eh. Bibenta ko na lang kasi ano eh. Kailangan ko ng pera eh. Ma, ito akong gagamitin. Tommy, may sakit si John Rick. Medyo malaking gastos eh. Sorry. Ba't mo hindi hingi na lang ng pera si Pepito? Eh, hindi na. Nakakahiya eh. Tsaka... Teka. Pag may naganap sa'yo yung buyer dalawang camera, eh... Tommy, damay mo na to. Sige. I'll work it out. Pero teka, baka sira naman yan. Hindi, gawa to. Sigurado ka? Oo. Oh, sigurado? Oo. Oh. Sigurado ka dyan? Sigurado. Oh, bakit? Ay, hindi. Okay na pala. Akala ko yung camera may sira eh. Yung kinunan ko pala may sira. Tommy, yung profile mo na. Yan. Itaas mo na yung right hand. Yeah, thank you. Hi, Elsa. Ay, hi, Mimi. Upo, upo ka. Salamat. Eh, Elsa. Mm. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Manghihiram sana ako sa'yo ng pera. Meron lang akong babayaran. Pero ibabalik ko sa isang linggo. Eh, magkano ba? Ah, maliit lang. Gaano kaliit? 100,000. 100,000? Maliit ba yun? Eh, pasensya ka na, Elsa. Kasi, kung hindi lang talaga kailangan, hindi naman ako manghihiram eh. Oh, sige, okay lang. Pero, may ipapakiusap lang sana ako. Ano yun? Follow mo naman ako sa Instagram, oh. May gising ka na, andyan si Doc. Huh? Si Doc. Doc, sorry. May resulta na ho ba? Oho eh, pero hindi kasi maganda yung findings namin. Bakit ho, Doc? May sepsis ho ang anak ninyo. Sepsis? Ano yung sepsis? Ang sepsis po ay impeksyon sa dugo. Maari itong mangyari sa mga sobrang matatanda or sobrang mga bata. Pero maaari din itong mangyari sa mga tinatawag natin infants, that is from around 1 month to a year old. Bakit? Dahil sila ay more susceptible or because hindi pa develop masyado ang kanilang immune system, sila ang tinatamaan nito. Ang sepsis depende po kung sino ang tinamaan nito. So, kumare dun sa mga sobrang bata, yung mga premature na tinatawag, ang makikita natin ay yung hindi sila masyadong makadede, no? Sa nanay. Minsan ay sobrang tulog na tulog sila. Meron namang minsang nagiging madilaw ang kanilang balat. Meron namang yung iba na nilalagnat or sobrang mababa ang temperatura. Meron naman ding hindi umiihi. So, it is a multi-system affectation or lahat ng sistema natin or sistema ng batang apektado ay naaapektuhan. Maaaring makuha ito sa nanay. Sa mga infants, usually yan environmental. So, nakuha nila, maaaring may sakit ang mga kasama nila sa bahay. Pwede rin naman na sobrang mahina talaga yung kanilang resistensya, kaya nahawa po sila. Depende po sa pagkatama, pero kung hindi po ito gagamutin kaagad, napakadelikado po nito. Sa katunayan, ito ay ang sakit na nakakamatay. 8,000 out of the 30,000 po namamatay because of neonatal sepsis. May ginagawa po tayong blood culture bago ho simula ng mga antibiotics, through the blood culture, nalalaman ho natin kung anong klaseng mikrobyo ang naka-apekto sa bata. Sige po, mamaya babalikan na lang namin kayo para sa iba pang tests ni Baby John Rick. Salamat po. Salamat. Thank you po. Be, nakakainis. Be, huwag ka na mag-alala.
Eh, sabi naman ni Doc, wala namang mangyayari kay Janrick pag di umabot yung sepsis sa utak niya. Pero bakit ba kay Janrick pa nangyari kasi ito? Eh, huwag mo na ipanalangin sa'yo pumunta yung sakit. Ba't sa akin? Ba't di na lang sa'yo? Bakit naman sa akin? Eh, kasi pag sa'yo, baka hindi talaga umabot sa utak. Ito naman, no? Eh, paano yan? Baka umover na talaga tayo sa budget natin. Hindi tayo makabayad. Bali, huwag kang mag-alala. Mag-aanap ako mayarman ng pera. Bakit ba hindi ka na lang kay Sir lumapit? Kipit sa naman. Hindi na, eh. Kababali lang natin last week to, tsaka nag-cash advance pa ako. Eh, tsaka huwag na sa kanya dahil baka sabihin na abuso natin siya. Be, ayoko lang naman makipagsapalaran sa buhay ng anak natin, eh. Kung may maiisip kang ibang paraan, sige. Pero kung wala... Sige. Kakapalan ko na lang yung mukha ko. Kapal naman? Tinan mo ito, Peter. Ano ba yan? Instagram na naman, ano ba? Tigilan mo muna, kumain muna tayo. Hindi. Tingnan mo, nag-post si Mimi ng bagong bag. Oy, ano ngayon? Tingnan mo yung presyo. 100,000. Bakit ba apektado ka? Hayaan mo na, pera niya naman yun eh. Ayun na nga eh. Kahapon nangutang sa akin ng 100,000 dahil meron daw siyang kailangan bayaran. Oh. Tapos, ibibili lang pala ng bag at ipagmamayabang pa sa Instagram. Talaga? Tingnan mo nga eh. Oh. Oo nga no. Teka, pambihira. Galit na galit ka eh. Ba't mo nilike? Ganda eh. Ano plano mo? Saan? Kay Mimi. Hindi ko nga alam eh. Ano? Singiling ko. Ano nga ako naman magbabayad sa isang linggo, di ba? Oo. O, dintay mo na lang. Pag nagbayad, dahil walang problema. Pag hindi, tsaka mo singilin. Pero grabe mo. Ba't kayo may mga taong ganun? Ayaw mo na. Ikaw naman ang malawak ka pag-iisip. Ikaw na lang umintindi. Pag magbihis ka na, susundo ka pa kay Clarissa. Pero aminin mo, ang kapal, di ba? Medyo makapal nga. Pits, ano ba yung pinag-uusapan niyo? Wala. May mga tao lang kasing makapal talaga ang mukha eh. Para lang maabot yung hindi nila kaya, mangungutang sa iba. Tapos yung ipambabayad sa utang, uutangin pa rin. Parang wala nang katapusan eh. Ano ba sa dyan mo? Eh, di, wala. Napadaan lang ako. Sige. Yeah, kumain ka muna. May hotdog pa oh. Hindi na. Dahil ko na nakain eh. Sige, isa lang. Sinabi niya yun? Oy. Grabe naman. Hindi naman para sa luho yung inuutang natin eh. Buhay ng tao pinag-uusapan dito. Kakausapin ko nga yun. Huwag na, be. Baka lumala pa yan. Hayaan mo na. Hindi. Nakakainis eh. O, lalo na't ganyang galit ka, oh. Baka may masabi ka pang hindi tama. Hayaan mo na yon. Kalimutan mo na yon. Sige. Sir, ba't naman ho ganun? Alam ko po malaki utang na loob namin sa inyo ni Patrick, pero hindi po yung dahilan para pagsabihan niyo po kami ng ganun. Siguro po sa inyo, maliit na bagay lang yun, pero sa amin po malaking bagay po yun. Teka. Ano ba sinasabi mo? Si Patrick po. Ba't niyo naman po siya sinabihang makapalang mukha niya? Hindi naman po pang luho yung inuutang namin. Buhay ng anak po namin ang nakasalalay dito. Kung ayaw niyo po magpautang, sabihin niyo lang, hindi yung pinagsasalitaan niyo po kami ng ganun. Eh bakit? Ano ba sinabi ko? At saka, namungutang ba siya? Wala naman siya sinabi. Wala po ba? Wala! Talaga po? Oo! Alam mo, palagi ko inatake na naman ang hiya yun eh. Maupo ka na. Ano ba problema? Ikaw na nga magkwento. Sige po. Eto na. Sigurado ka sa bayar mo yan, Tommy. Of course! Iwanan mo na yung camera mo. Sige na, para maipakita ko. Ingatan mo, ha? Eh, kailangan ko ng pera, eh. Ya. Bakit? Wala kang diwala sa akin? Gusto mo sagutin ko yan? No. Go. Ganun po ba, sir? Oo! At saka kayong dalawa naman. Ganun na palalagay ng anak niyo. Hindi kagad kayo lumapit sa akin. Ayaw na po kasi ni Patrick eh. Hiyang-hiya na daw po siya sa inyo. Oo, alam ko na yun. Noon pa, ganyan na yan eh. Sir, pasensya na po. Ah, napag-isipan po namin kayo ng masama. Hindi, sige. Walang problema. Pero si Patrick ah,
Kailangan kausapin ko yan. Ako, sir, huwag niyo na pong pagalitan. Kasi akala niya lang po kasi pinariringgan niyo siya. Sige. Kakausapin ko lang ng mahinahon. Ba't pinag-isipan pa ako ng ganun? Ang tagal-tagal natin magkaibigan. Ninong ako ng anak niyo. May karapatan akong tumulong kinakailangan. Tingin mo talaga gagawin ko sa iyo yun? Para tayo may pinagsamahan na. Nunong pa ihiya. Ba't maliligtas ba ng iya ang anak mo? Ha? Kung talaga kahit kailan, hindi ka maaasahan eh. Parang... Hoy! Bumalik sa trabaho nyo! Hindi naman kayo nagkaintindihan eh. Si Aling Mimi pala yung sinasabi niya, hindi ikaw. Kahit na. Bakit nagalit pa siya sa akin? Hindi niya ba naiintindihan sitwasyon ko? Naiintindihan niya. Tutulungan niya kasi dyan, Ricky. Tutulungan? Eh, pinahiyan niya ako sa opisina eh. Binulawan niya ako sa harap ng maraming tao, tutulungan? Aba, hindi pwede sa akin yon. Oh, eh ano na namang nasa utak mo? Tandaan mo ha, magkaibigan kayo ni Sir. Baka hindi ka na naman nag-iisip kung ano na namang gawin mo. Hindi. Hindi ka papalag ha? Hindi. Ano ka ba? O, anong gagawin mo? Magre-resign na ako! Ano? Oo, oh, magre-resign na ako! Ba't mo gagawin yan? Eh, ang hirap eh! Para hindi na umabato, aris na lang ako dito. Sigurado ka dyan sa decision mo ngayon, ha? Oo, sigurado talaga ako. Matagal ko na pinag-isipan to. Okay, kung tingin mo yan talaga solusyon, bahala ka. Eh, kung talaga mangyayari, bahala talaga ako. Eh, sira ka pala eh. Bakit ka nag-resign? Inainis na rin ako eh! Shhh! Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang pabigla-bigla. Inabigla na rin ako eh! Shhh! Ha? Paano ngayon yan? Nag-resign ka, wala kang sasahurin. Anong ipambabayad natin? Akong bahala! Gagawa akong paraan! Ayan, tuloy! Yes! Bakit isa lang kukunin mo? Sabi mo, dalawang kamera kukunin mo. Eh, kulang ang pera ko eh. Kung gusto mo, dalawa pa rin ang kukunin ko. Pero pang isang presyo. Ano tingin mo sa akin? Bale! Sige, ito na. Sigurado ka? Oo. Mami! Patrick! Ay! Mami! Oh. Saan na ba yung kukuha ng kamera natin? Well, yes and no. Anong yes and no? Siya nga yung bibili ng camera. Kaya lang, isa lang ang bibili niya. Unfortunately, yung akin ang napili niya. Malas ko naman, oh. Ako nga, sorry. Eh, boss, sigurado ka na ba dyan? Di na ba magbabago isip mo? Ano magbabago? Magkapareho lang naman yung dalawa. Teka. Eh, akin yan eh! Huh? What? Uy, hawak mo camera, akin yan. Di kay Tommy yan. Paano mo naman malalaman yan? Magkapareho lang naman sila. Uy, Tommy. Ho? Naalala ko ba yung kinuna kita na isang araw? Ay, hindi. Okay na pala. Akala ko yung camera may sira eh. Yung kinunan ko pala may sira. Oh, yan oh. Picture mo yan eh. Ibig sabihin, yung nabili niyang camera, akin yon. Kaya, boss! Salamat. Hop. Pag sinuswerte nga naman, oh. Thank you, ha? Tommy! Yeah. Ay! Grabe naman pala ang lagay ni John Rick. Kawawa naman. Tulungan natin sila. Ayaw naman. Yan lang si Patrick, ang kulit. Tapos nag-resign pa. Nag-resign? Oo. Eh, magulo lang siguro isip nun. Kausapin mo si Janice. Tapos pag-usapan natin kung paano natin silang matutulungan. Oo, hindi nga. May naisip na nga akong paraan eh. Bukas, kausapin ko si Janice, sasabihin ko sa kanya. Talaga? Hmm. Oh, sige, kumain ka muna. Pinagluto kita ng masarap na ulam. Ano? Puchero? Ang galing mo naman! Paano mo nahulaan? Mahirap ba yun? Lahat pinupost mo sa Instagram. Be, kumusta si John Rick? Be, okay na. Lumabas na yung resulta. Kaya pala siya kinuhaan ng fluid sa spine para malaman kung umabot yung infection sa utak.
mabuti na agapan. Ganun ba? Mabuti naman. Ngayon, nagpapagaling na lang siya. Pantayan na lang daw natin sa antibiotics. Uh-huh. Tapos baka sa isang araw, baka uwi na tayo. Talaga? Ako, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! No! Ako, taga lang, be. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Eh, may nakuha akong racket. Ang dami, sunod-sunod. Eh, tingin ko nga, kaya na natin bayaran itong ospital eh. Talaga? Oo, eh, sabi ko sa'yo, tsaga lang eh. Oh, kita mo, nakaraos tayo, di ba? Mabuti! Talaga, Doc? Pwede na ho kami umuwi? Out of danger na si Baby Janrick. May mga gamot na lang kayo na kailangan ipainom sa kanya para lumakas siya kaagad. Oh, thank you, Lord! So, paano po? Ipapa-prepare ko na yung para sa discharge ni Baby para makauwi na kayo. Pakisettle na lang po sa cashier anytime. Salamat. Thank you. Thank you, Doc! Thank you. Ay, naku. Be, dala mo na ba yung pera pang bayad? Ay, oo naman! Sabi ko sa'yo, maski wala si Pits, makakaraos tayo. Meron sana akong ipagtatapat sa'yo. Ano yun? Eh, alam mo yung mga trabaho, yung mga racket na nakuha mo. Eh, lahat yun si Sir Pitts ang nag-ayos. Si Pitts? Paano nangyari yun? Eh, tinawagan niya yung mga kakilala niya na mayroong kailangang ipaayos or ipagawa. Tapos pinakiusapan niya na ikaw na lang yung kunin. Kaya alam mo na, kung pwede sana, text mo siya. Text, di ba? Alam mo na. Di ba? Sige na. Sige. Ite-text ko siya. Ay! Kain na tayo! Ano to? Ba't mo ako tinetext? Thank you.
kinausap mo na ba si Sir? Ba't gusto ko kakausapin? Ang naman, be. Halatang-halata naman sa'yo na nalulungkot ko sa nangyayari sa inyo, eh. Tsaka alam mo yung mga ganyan, hindi na pinatatagal yan. Sa tingin mo? Oo naman. Pa. Ang gagawin ko? Pwede puntahan mo. Tapos, dalhan mo ng paborito niyang pagkain. Okay na yun. Kinausap mo na ba si Patrick? Ba't ko siya kakausapin siya nag-umpisa nito? Miskin na. Kaibigan mo yun eh. Hindi niyo dapat pinatatagal yung mga ganyang bagay. Tsaka, halatang-halata namang nalulungkot ka rin. Hindi mo ba namimiss yung kaibigan mo? Di ah. Halata ba? Oo, no? Kaya kausapin mo na. Sige na. Eh, paano? Eh, puntahan mo. Dala mo ng pagkain. Hindi, sige, sige. Sige na, sige na. Hindi, hindi, hindi. Okay lang, okay lang. Thank you, Pits, ha. Okay lang. Pits, gusto ko nga palang... Alam mo, ako rin. Merong bagong kasabihan, ang kaibigang tunay, walang password ang wifi. Mayroon din mga nagsasabi na ang tunay na pag-ibig daw, mahirap hanapin. Mahanap mo lang daw yun pag nakakita ka ng tunay na kaibigan. Pag meron ka na raw nun, mararanasan mo ng umintindi at maintindihan. Sa iba nga, parang kalusugan yan eh. Malalaman mo lang na importante pag nawala na. Kaya yung mga tunay niyong kaibigan, huwag niyong pababayaan. Kahit wala na sila, alam mong hindi ka nila tuluyang iniwan. Elsa, makikiusap sana ako sa'yo. Pwede bang next week ko na lang bayaran yung hiniram ko sa'yo? Wala pa akong pambayad, eh. Kung saan-saan mo kasi ginagastos yung hiniram mo, eh. Anong ibig mo sabihin? Ay, nako, Mimi. Huwag ka nang magmaang-maangan. Akala ko, importante yung paggagamitan mo dun sa perang hiniram mo. Yung pala, bibili ka lang ng bag. Ha? Oo, nakita ko, pinost mo sa Instagram yung bag na tigwa 100,000. Ah, sakit mo naman magsalita. Talaga lang, ah. Eh, bakit? Nasaktan ka ba nung binili mo yung bag? Elsa, yung bag na nakita mo sa Instagram, hindi ko binili yon. Regalo sa akin ni Roger yon. Pero nagkataon na 100,000 ang halaga nung bag na yon. Kaya hindi ko ibinili ng bag yung hiniram ko sa'yo. Talaga? Ay, pasensya ka na, Mimi, ha. Naunahan kasi ako ng inis, eh. Dapat, tinanong muna kita. Ha, sorry, ha. Wala yun. Okay lang. Ano nga pala yung sasabihin mo? Makikiusap sana ako sa'yo na sa isang linggo ko na bayaran yung utang ko. Ah, okay. Walang problema. Saan mo ba ginamit yung pera? Pinambili ko sapatos.